Ishka Morana! Eto na naman ang pinakinaabangan ng mga sumbungero at sumbungwera na nakikinig sa 93.9 IFM. At syempre ang kanilang pagsusumbungan, andito na si... Pagulo! Ay, Pangulo, parang ang sarap ng inunguya mo ngayon. Magandang araw sa iyo, Mayora. Magandang araw din sa iyo, Pangulo. Honestly, no? Kumakain lang ako ng dahon ng bayabas. Bakit? Wala akong pagkain, pobre lang ako. Kala ko dahon ng bayabas para ipantapal. Hindi, pantapal ko rin sa aking... And, alam nang taga-Davao, pobre lang ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Mayora. Ang ganda rin ng araw ko ngayon kasi nakita kita, Pangulo. Yan. Yan ang sinasabi ko. Sali ka na talaga. To all the girls I've loved before. Mayora, kanina ko pa narinig yan na... Parang maganda ang araw mo pag nandito ako. Well, isa lang masasabi ko, Mayora. Ano yun, ano, Pangulo? Maybe papatulan kita pag ibigay mo sa akin yung rep at rice cooker mo na napanluma. Ah, hindi na, Pangulo. Okay na pala ang araw ko. Ah, okay na. Madali akong kausap, Pangulo. Alam ko kasi, paano tayo magsimula dalawa kung wala tayong gamit? Simula natin sa rep at rice cooker. Oo. Ako ang maglagay ng laman sa rice cooker at sa rep na maliit. Oh, kung payag ka lang naman, pag hindi, di... Okay na ako, Pangulo, okay na ako. Okay ka na. Basta makita kita, okay na ako, huwag lang tayo magsasama. Galaw ko. Sige, simula na natin ang ating sumbungan ngayong araw na ito. Go ahead! Mula sa ating text line, Pangulo, galing ito kay Jacqueline. Magandang tanghali po, Pangulong Digong at Mayora Isca Morena. Si Pangulong Dagong po ito, ang kasama ko. Laruhin natin, Dagong, ha? Sumbong ko lang po ang kasama kong laging mainit ang ulo. Ano po ba ang dapat kong gawin na sa kanya? Ang tanong ko, aling ulo ba ang mainit? Paano kung ulo sa taas, Pangulo? Ano yung dapat niyang gawin? Hindi, kung dalawa man yan, may ulo, ang ulo ng ballpen. Hindi, pag mainit talaga ang ulo, palamigin mo. Dapat ano? Magsombrero ng yelo. Isumbong kay Pangulong Dagong. Galing pa rito sa text line natin, Pangulo. Good morning po sa iyo at kay Isca Morena. Isumbong ko lang po si Cloyd Honeguin, team leader daw nila sa welding department. Bakit? Pinaggagalitan yung robot nilang nagwe-welding. Mm. Pero kapag kinakausap daw nila, eh hindi naman sila kinakausap. Yung robot lang daw ang kinakausap niya, ano, Pangulo. Galing to kay Taghoy Raymond ng Kia Industrial Corporation. Si Cloyd nagwe-welding, kinakausap ang robot? Robot na nagwe-welding. Pero yung mga tao, hindi niya kinakausap, Pangulo. Ay, kasi hindi niyo ba alam na si Cloyd ay isa ding robot? Cyborg si Cloyd, kaya sila lang magkaintindihan ng robot. Kumbaga, Terminator Genesis na yan. Isumbong kay Pangulong Dagong! Sandali lang, si Cloyd, nakakita ka na ba ng ano? Ng ano, Pangulo? Ng robot? Oo, yung mga laruan. Nag-transform. Robot? Hindi, si Cloyd, nag-transform. Magaling mag-welding yan. Si Cloyd? Yung robot. Kasi naka-ano yan, naka-program yan eh. Naka-program sino? Yan. Sino? Yung robot? Di, si Cloyd. Next. Wala sa ating hotline. Hello, kababayan. Good morning, Mayora at Pangulong Dagong. Good morning. Pero masyado nga pamilyar sa akin yung boses. Sino nga ito? Babsi po. Sabi na nga eh. Present si Babsi. Present. Araw-araw po. Araw-araw. Salamat, Babsi, at very supportive ka. Talaga Siyempre bang naman po. Talaga po bang supporter kita?
Ay, hindi po ako supporter po. Mm. Hindi po ako sinusuot. Ay, hindi. Ang galing mo doon, Babsi, ha? Talikod kay lagyan ko ng check, be. Hindi, are you my supporter? Siyempre naman po. Salamat. Po sa kung gayon po. Ay isumbong mo na. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, sumbong ko lang po yung mga batang nangangaroling. Binibigyan naman po sila ng pera, pero pag natalikod na po, kinukuha po yung mga tsinelas po. Ano pong gagawin po sa kanila? Well, pag may mga ruling sa inyo, kumanta ng We Wish You, wag mo nang bigyan ng pera. Bigyan mo na ng tsinelas. Isumbong kay Pangulong Dagong. Mula sa ating Facebook Live, galing ito kay Nonoy Felicilda. Go ahead. Pangulong Dagong at Mayora Iska, isumbong ko lang po yung mga lasenggo dito sa garahe namin. Bakit? Pagkatapos po kasi nilang uminom, iniiwan na lang po yung mga bote ng alak. Ano daw po ba ang gagawin niya? Sabi to ni Nonoy ng mga R-Boys Taxi. Alam mo, Noy, pera yan eh. Yung mga bote na yan, kung ayaw nilang iligpit. Mm-hmm. Ano ang gagawin, Pangulo? Ikaw ang magligpit, Noy. Kasi may pera dyan sa bote. Talaga? Paano gagawin? Yung bote bakal. Ire-recycle? Oh, ibenta mo na lang yan. Pera na yan. O di kaya isoli sa tindahan at may deposito to. Oh, diba? Suli mo yung deposit sa'yo na. Ano yan? Pera yan. Pwede mong pagkakita yan. Basta isa lang sabihin ko, my God, I hate corruption. Isumbong kay Pangulong Dagong. Wala sa ating hotline. Hello, kababayan. Ay, wala. Ito na lang galing sa ating text line, Pangulo. Galing ito kay J. Breno Stares ng Antipolo. Go ahead. Pangulo at Mayora Iska, isumbong ko lang po si Dandan. Si Dandan na naman sinusumbong niya, paano, Pangulo? Dandan. Ay, ibang Dandan yan. Yung Dandan na kilala ko, yudako orang tiyan ato. Mura nag-imbuti, parang imbutido naglalakad. Kasi nga daw, Pangulo, grabe sa lakas ang radyo nila doon sa kanila. Hindi na daw sila magkarinigan. Ano daw po ba ang dapat nilang gawin kay Dandan? Well, kung IFM po yan, okay lang. Kahit na magsigawan na lang kayo dyan, basta IFM po yan para marinig ng sambayanan ng inyong kapitbahay na naka-IFM kayo. Pati ang mag-survey, marinig nila na IFM, baka ma-number one na kami. Sige na, one time lang. Ito naman, di ba? Pagbigyan nyo na kami one time lang. Baka mawala na lang yung karir namin dito. Wala talaga, hindi talaga nag-number one. Kaya lakas pero pag, pag iba ang pinakinggan, malakas, tapos ibang stasyon, patayin nyo! O kaya ilipat. Ang radyo, ang sa radyo. Sa 93.9 IFM. Ganun lang. Okay, wala sa ating hotline. Kay Pangulong Dagong! Mula naman sa ating Facebook Live, galing ito kay Marilu Vinzon. Pangulong Dagong at Mayora Iska Morena. Yes. Isumbong ko lang yung kasama ko dito. Wala nang ibang ginawa kundi manggulo at magpainit ng ulo ko. Putak daw ng putak, Pangulo. Ano daw yung dapat gawin ni Marilu? Alam mo kasi, yung ganyan, mangingitlog na yan pag putak ng putak. Kaya huwag mo munang patrabahuin, pagpahingahin mo muna doon sa pugaran. Ano yung pugaran sa Tagalog? Pugad pa din. Pugad, yung sa manok. Doon siya kay manok na pula din yan eh. Manukan. Doon muna siya. Okay, next. Wala ito saan natin yung Pangulo? Sa ating cellphone. Sa phone na, mula sa ating cellphone na 0916-897-5365. Hello, kababayan! Good morning! Hello po! Good morning! Ano pong pangalan? Si Saldi. Si Kuya Saldi na naman ito, Pangulo. Ito ba yung nagre-repack ng sabon at shampoo? Opo, Pangulong Dagong. Ikaw, tama nga, kasi kitang-kita ka sa CCTV. Nagre-repack kayo dyan. Ikaw ay lalaki, kaya ikaw ay tinatawag na repack boy. Kapag babae, Repack girl. Saldi, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong at Mayores Camarela. Bakit? Sumbong ko lang po yung kasama ko sa trabaho, si Genzel Garces. Bakit?
Nagtatampo po, hindi po namin naisama sa deliver eh. Ano lang pa dapat natin ngayon din eh? I-shipment nyo sa pre-delivery. Pag naiwan siya, ipa-deliver nyo siya through shipping. Ha? Sa pre-shipping. Para makasali siya eh. Kayo naman, kayo-kayo lang eh. Pag may magandang pangyayari, kayo lang. Pag may problema, kasama yan. Isa nga po po, bago nga eh. Nagtatagpo na nga, sabi ko nga po, ako daw po, lagi na lang siya deliver, siya hindi. Hmm. O pag-deliverin mo nga, dun sa pre-shipping. Isurubong kay Pangulong Dagong. 12-12 naman, tapos na yung 12-12, no? Wala na, tapos na. Ito mula sa ating hotline. Hello, kababayan. Good morning. Hello, good morning. Good morning, pangalan po. Jasper. Hi, Jasper. Jasper, the friendly ghost. Tiga saan si Jasper? Dito naman sa Kamuning. Diyan sa Kamuning, malay ko ba kung saan dyan? Jasper, ano pong trabaho nyo, Jas? Dito kami, sir, sa laundry. Okay. Laundry. Laundry. Jasper nag-laundry. Jas, marami sir. Bang magandang nagpapalaundry dyan? Marami, sir. Iba anong, sir, mga... Anong oras pumunta kay magpalaundry din ako? Ayun na sinasabi ko sa'yo, Pangulo, eh. Ay, okay, mag-sales, Mayora. Isama man kita. Sir. Sige. Jasper, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang yung kasama ko dito, si Daniela. Bakit tanong po? Ng tanong kasi kung ano raw ang nauna, itlog o yung manok. Sir, matagal naman yan na tanong yan, sir. Eh? Honestly, hindi pa rin niya nasagot-sagot. Even the scientist, mm-hmm. Hindi pa rin nila masagot. Ano ba ang nauna, itlog o ang manok? Oo. Pero sa tingin ko lang ito, Mayora. Ano, sa akin Pangulo? Lang naman po ito. Ano ang nauna, itlog o manok, Pangulo? Sa tingin ko, nauna talaga ang itlog. Bakit? Si iba. Oo. Pero di ba, Pangulo, masarap yung kainin? Yung itlog? Yung manok? Depende kung i-adobo mo. Yung itlog? Yung manok. Isabong mo na lang, itari mo sa linggo. Ah, yung manok? Yung itlog. Kung makate, kamutin mo. Yung itlog? Oo. Ito yung manok. Kasi yung manok, kasi minsan, meron kasi minsan yung kuto. Yung itlog. Yung manok. Kala ko yung itlog niya. Ni Kuya Jasper. Jasper. Yeah, sir. Tanggalan mo ng balahibo yan. Yung manok. Yung itlog. Tsaniin mo, Jasper. Kasi, may sisiyo sa ilalim. May sisiyo sa ilalim yan. Pinabaan tayo ni Jasper. Wala, naubusan ng load. May sisiyo sa ilalim. Yung itlog. Hindi, yung manok. Buntis kasi siya. Ah, yung manok. Yung itlog. Isumbong kay Pangulong Dagong. Mula sa ating Facebook Live, Pangulo, galing ito kay Raymark Andales. Magandang umaga, Pangulong Dagong at Mayora Isca Morena. Isumbong ko lang si Johnny na driver namin. Ang bagal daw kasing kumilos. Ang bagal pa mag-drive. Ano ang dapat gawin ni Raymark? Alam mo bakit ganyan ang ginagawa niya? Because he just wants safety for all the passengers. Mm. Safety for the road travelers and safety for the commuters. And I thank you. Pang Miss Universe pala to si Pangulo. Mag-orasyon na tayo, Mayora. Kaya nandiyan na si Mayor. Andiyan na si Mayor. Si Mayor. Ito na naman tayo sa orasyon. Mag-orasyon ka rin, Mayora, dyan. Usahin mo yan, mag-practice ka. Sigurado ka ba, Pangulo? Okay lang, tuwang-tuwa sa iyo si Melvin at si Sabrina sa iyong orasyon. Pati si Lola Imang, hindi niya maintindihan. Anyway, magsimula na tayo. Itaas ang kamay at iwagayway habang bigkasin ang mga katagang. Onod, bokog, onod,
boto, laman, laman, boto. Onon, bokog, bokog, onon, boto, laman, laman, boto. Nandito na mga nais maurasyonan para swertihin ngayong araw. Samuel Bernaldez Jr. na pinakamacho na bouncer dyan sa May Mindanao Abinyo, Silsakis, at si Joseph Magtibay, mga taga-hardware, Dodong, Pusong Bato, Rosana Rojas, si Pusong Stone mula pa sa Singapore. Sana ay suwertihin kayo. Eliboy Escobar, Edith Pipito, Jeric Estrologo, Rensina, at si Ronaldine Balangkit, Dani Quadiro, Lindy Amparo. Sana ay suwertihin kayo. Si Diana, si Shell, si Liden, si Pete, si Lorena Lacuna, at si Wing Taan ng Valenzuela, si Edison, si Win, si Orlando. Sana naman ay tumuno siya. Sige, si ano naman, si Boy Tisoy. Sana swertihin kayo. Tingnan mo ang galing ni Boy Tisoy, ituloy mo. Si Mike, si Rogelio. Nagyan mo ng apelido para masali sa ating watch list. Ronalyn Balangkit, si Shell sa akin. Bakit dumalalim ang boses mo? Hindi ba maayos ang pagka-opera? Hindi po kasi nakalunok panglo. Androl Darol, Relio de la Rosa, Junly Borton, gusto niya mag-rap. Ayaw kong mag-rap dahil wala si Sap Bongga. Sana swertihin kayo. Ang galing na ni Yorme. Pagdating Ray Aguinaldo, Ray Dipon, Daisky Kilyosa, Ana Marie, Lahaw-Lahaw, Bonvilla Carillo, Veronica Facultilla, Rosana Rojas, Lynn Gabaw, Katrina Lopez, Ermin Buban, Marvin Castaños, lahat ng mga driver, conductor, passenger, inspector, mananahi, pahinante, security guard, labandira. Sana swertihin kayo. At ngayon ating i-welcome ang pinakatisoy na lalaki sa balat ng radyo. Walang iba kundi si Boy Tisoy, aka Mayor Biko 2-3. Maayong udto, Mayor. Maayong udto, Pangulong Dagong, Mayora Isla Morena, and mga suking dagapakinig. Maayong udto, sir. Ang ganda ng araw ko. Dalawang nagpopogi ang lalaki ang katabi ko ngayon. Of course. But there's only one. There can be only one. Isa lang dapat. Ibigayin ko. Siyempre, Biko Sutri. Ah, Biko Sutri. Wala pangulo. Ano na? Wala. I'm charming ka lang daw kasi si Boy Tisoy, si Mayor Vico Sutri, eh napaka-pogi Tanggap ko na yan because I love my job. Bigay na. Sir, go, are you ready for our Bisaya word of the day? Yes. Okay. What's my Bisaya word? Bisaya word of the day is... Ito, napag-usapan niya ito kanina, but I want to reiterate this. Okay, what's the word? Kinabuhi. Kinabuhi. Have you known that word no, already? No, I've never heard that word. Kinabuhi. 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 Hi, may stop. Hi. Yan. Kinabuhi. Yan. What does it mean? Life. 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 Yes. Kinabuhi. Not death. Life. Uh-huh. Life muna tayo. Life, not death. Hindi pa nabuhay, patayin. Okay. And what's our English word of the day? Today's English word is...
Fetid. 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 Mm, kanina sa MRT na fetid ako. How to spell? Spell? Ay, entry mo muna. Entry first. Oh, wait, dapat may entry ka rin. Anong word? English, Tagalog, o ano? Kahit ano, gamitin mo yung fetid. Ako nga, na-fetid ako kanina sa may MRT station. O, ikaw, anong entry mo? Sige, ang entry ko ay, hulaan nyo kung ano tong word na to. O, ano? Asang drum roll ko? Humuhumunukunuko apua ah. Humuna? Humuhumunukunuko apua ah. Hindi, doon ka sa fetid mag-ano. Wrong word. Hindi, hulaan nyo muna yung word ko, Pangulo. Humuhumunukunuko apua ah. Ano yung word na yun? Hawaiian? Hawaiian? Oh, Hawaiian word siya. Meaning? Small fish. Yun yung pangalan ng small fish sa Hawaii. The ones that they fry. Eh, ano namang pakialam ng fetid? Wala, pinahulaan ko lang sa inyo yung word. I'll tell the meaning already. I'll tell the meaning already. Go ahead. It means smelly, a very unpleasant smell. Oh, yung humuhukunukuno ko apua ah, mabaho. Oh, fetid. Too late. You didn't say it in time. Too late. You've got the buzzer. Okay, ano what's the spelling, yan? Sir? Spelling. I can't breathe. Fetid. F-E-T-I-D. Fetid. Meaning, meaning smelly. A very unpleasant smell. Okay. So use it in a sentence. I can't breathe because of the fetid garbage. Oh, mabahong amoy. I can't sobrang mabaho. Because my katabi is fetid. It smells a very naligo. Naligo man ako kanina, but I'm fetid pa rin. Anyway, maraming salamat, Mayor Vico Sutri, our Bisaya word of the day. Wait, one more time. Bisaya word of the day. Kinabuhi. Close enough. Kinabuhi. Kinabuhi. Meaning hi. Sabihin mo hi. 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 Yan. There should be a stop after hi. Mahirap? Okay. I'll practice na lang at home. Not here. Ulitin mo. Once again. Okay. Kinabuhi. Hi. Wait. Yeah. Kinabuhi. Hi. 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 Kinabuhi. Yeah. Meaning? Life. And the English word is? Fetid. Meaning? Fetid. Very unpleasant smell. Yeah. Fetid na dapa. Char. Maraming salamat, Mayor Vico Sutri. At syempre, maraming salamat sa mga best friend natin, Karina, para katutok dito sa ating 93.9 IFM. Ang best friend mo ngayon. Syempre, ako po si Mayora Isca Morena at kasama ko ang pinaka-charming na Pangulo sa Purok 939 na si... Yes. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing advance Merry Christmas. Kayong mga sindikato, kayong mga, please, stop it. Kayong mga magnanakaw, mga corrupt, this will be your last Christmas. Because last Christmas, I give you my heart. The very next day, you corrupt it away. Mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Oras natin mga best friend, 2 minuto makalipas alas 12 ng tanghali. Susunod na Nika Josa. That Time Check was brought to you by Vitamilk. Feels good. IFM. Miss, pabili nga ng shield bat sir. Missis, dito ka na sa mahal. Effective yun. Nakakatanggal ba yan ng 99% ng skin germs? Clinically proven.